Universidad. Mga kaganapan at mga isyong na dapat maipahayag ating pakatutukan. Pinakauling mga ulat, walang patid nating haarapin. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Panig ng katotohanan, panig ng mamamayan. Mga eskwela ng bayan, ito ang Disconnection. Alam na! Sa ulo ng mga balita, speak up ng communicators kayo, ating balikan. Mga konsyerto ng koro kantahanay at dance and sound, inanap. Forum tungkol sa socialized question system, inorganisa. Mga chancellors at dean's list, inawaran sa taunang recognition day. Alumni ng UP Mindanao, nagtipon-tipon sa ginawang panagtago. Kaunaw na ang Gay Pride Parade sa UP Mindanao, itinaos. Sa pagtatapos ng UP Mindanao Anniversary Month, natak UP Mind, inanap. 17th UP Mindanao Football Festival, pabalikan. Taunang I Spell Egg, inanap. Mga eskolar ng bayan, nagsaya sa taunang documentary. Speak up ng Communicators Guild, ating balikan. Narito si Claire Swerter, alam na. Noong 17 ng Pebrero, idinaos ang 2nd Regional-Wide Inter-High School Speak Up Extemporaneous Speaking Competition ng Communicators Guild ng UP Mindanao sa Abriza Mall. Ang Speak Up Extemporaneous Speaking Competition ay ang event ng Communicators Guild taon-taon kung saan hahasain ang speaking skills ng mga kalahok upang marinig ang saloobin ng mga estudyante sa mga kasalukuyang issue na dinaranas ng ating bansa. 19 na mga estudyante ng secondary schools mula sa mga lugar ng Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental at Compostela Valley ang lumahok sa nasabing kompetisyon. Ang kalahok mula sa Holy Child College of Davao ang siyang second runner-up. Ang kalahok naman mula sa Davao City National High School ang nakakuha ng first runner-up. At nagiging kampiyon sa araw na yon ay ang kalahok ng Precious International School of Davao. Ito si Claire Swerte para sa Isconnection. Alam na! UP Mindanao Koro Kantahanay Concert, ating pakinggan. Narito si Kid Frias, alam na! Magandang gabi mga eskolar ng bayan, nandito po tayo ngayon sa konserto ng Koro Kantahanay, ang Pananatili. Ang kasalukuyan nilang kantang, ikawalo nilang kanta ngayong gabi, na ang title ay Chuaay, isang igorot na kanta na kinumpos ni Fabian Obispo. Ang konserto ay itinanghal noong 18 ng Pebrero sa atrium ng Administration Building. Ang Koro Kantahanay ay binubuo ng 25 mang-aawit sa pangunguna ng kanilang konduktor at UP Mindanao BS Applied Mathematics graduate na si Ginoong Marlon Bersanina, na siyang formal na pinarangalan ng Koro Kantahanay para sa kanyang taus-pusong paglilingkod na naging integral sa pagpapatuloy ng koral. Bali, ang tumong dyan sa concert, ipakita na kaya sa Koro Kantahanay na mahimong university choir. Bali, amo lang iingon sa Tibuok University nga support or naay support na gihapon ng koro. Pero mas maayo mo support sila, siyempre, di ba? Ang konserto ay nagmamarka ng kanilang 13 taon sa universidad na pinagtibay ng kanilang samahan at dedikasyon sa Mindanaong kultura at makabayang sining. Hanggang ngayon ay sinisikap nilang kilalanin bilang opisyal na university choir na siyang di naman maibigay ng UP Mindanao Administration dahil sa kakulangan sa pondo para sa kultura at sining sa kabila ng maugong na suporta ng mga estudyante, guro at staff. Tulad ng konsertong ito at ang tema nito na pananatili, ang Koro Kantahanay ang isa sa mga nananatiling institusyon ng kultura at arte dito sa UP Mindanao. Ito po si Kit Frias para sa Isconnection. Alam na! Maraming salamat, Kit! Dance concert ng UP Mindanao Dance and Song, ating balikan. Narito si Kim Butalon-Tar sa ulat. Alam na! Isang araw matapos ang concert ng Koro Kantahanay, ang UP Mindanao Dance Ensemble naman ang nagpakitang gilas sa atrium na nagsimula bandang 6:00 at nagtapos ng 8:30 ng gabi. Bago ang nasabing konsyerto, isang maliit na programa muna ang naganap para sa mga atleta ng universidad sa pangunguna ng Department of Human Kinetics. Ang mga manlalaro ay pinarangalan muna sa kani-kanilang sports tulad ng chess, football, table tennis at volleyball. At bilang parte ng varsity program ng universidad ang ENSAM, nagpaunlak ito ng dance concert na pinamagatang Daloy,
Ang mga sayaw ay nakasentro sa emosyon base sa tulang isinulat ng BA English alumna na si Melona Mascarinas. Ito si Kim Bontanon para sa East Connection. Alam na! Forum tungkol sa Socialized Tuition System o STS, inorganisa ng Pulos, UP Mindanao. Nagbabalik po si Claire Suerte. Alam na! Nagkaroon ng forum tungkol sa Socialized Tuition System noong 19 ng Pebrero na ginanap sa Lorenzo Hall ng University of the Philippines, Mindanao. Ang Socialized Tuition System o STS ay ang bagong anyo ng STFAP noon. Ang People United to Lead, Obey, and Serve o PULOS ang nag-organisa ng nasabing forum kung saan si Ma'am Liza Falvadora, ang Scholarship Affair Officer, ang kanilang resource speaker. Sa forum, tinalakay ang history ng STFAP hanggang sa ito'y naging STS. Kinumpara rin ang magkakaiba ng STFAP at STS at pinakita ang advantage ng huli patungkol sa kanilang bracket assignment, application requirement, processing time at mga benefits. Ayon kay Ma'am Lisa, nilikha ang STS upang tanggalin ang stereotyping sa mga estudyante na nasa particular na bracket at kundi i-enjoy ang benepisyo ng discount sa tuition fee. Basically, nag-talk about siya sa kalahian sa process, like mas easier na siya na ma-access sa students, less documents, and it's also online, so automated na siya, so hindi na magkara-kara ang mga estudyante para mag-addo sa OSA, mga IOB documents. Ito si Claire Suerte para sa East Connection. Alam na! Maraming salamat, Claire! Mga chancellors at dean's list ng ating universidad, ginawaran sa taunang recognition day. Narito si Kit Frias para sa report. Alam na! Noong 20 ng Pebrero 2014, alas 9 ng umaga, napuno ng bisita ang atrium para sa recognition ceremony. Dumalo ang mga parents, faculty and personnel at mga kaibigan ng mga estudyante. Sinimulan ang programa sa pagkanta ng koro kantahanay ng kanilang bersyon ng Prayer of St. Francis. Si Professor Sylvia V. Concepcion na rin ang naggawad sa mga bagong deans ng CSM, SOM at CHSS na sina Professor Annabel Navero, Professor Adela Elson at Professor Maria Stella Salazar. Matapos ang oath-taking ceremony ng mga bagong UP Min Deans, pinangunahan ni Professor Julius Quiz ang paggawad ng Certificates of Merit para sa mga Chancellor's Listers at mga Deans Listers at ng Certificates of Proficiency. Si Professor Stella Salazar naman ang naggawad ng Loyalty Service Awards, Professional Advancements Awards at ang Gawad Chancellor Award. Ang huling bahagi ng recognition ceremony ay ang pagbibigay ng napakaganda at makabuluhang speech ni Diane Amy D.Y. Nabunga Rodriguez na hinirang bilang 2014 Most Distinguished Alumni Award. Yes, although I've been here now and then, but not that often, pero coming here to give a message is very meaningful. At yun po ang ating special coverage para sa 19th Anniversary and Recognition Ceremony ng UP Mindanao. Ito po si Kit Frias para sa East Connection. Alam na! Maraming salamat, Kit! Susunod! Alumni ng UP Mindanao, nagtipon-tipon sa ginawang panagtagpo. Kauna-una na ang Gay Pride Parade sa UP Mindanao, itinaos. Natak UP Min, ginana. 17th UP Mindanao Football Festival, ating hagilapin. Taunang I Spell Air, ginanap. Mga eskolar ng bayan nagsaya sa taunang rockumentary. Sa pagbabalik ng East Connection, alam na! Ah, sige pare. Junie, nag-text daw yung professor mo kay mama, hindi ka na naman daw pumasok kanina. Junie, si mama hindi na bata. Tubig, tumatanggal sa pagod, umapawi ng uhaw, nagbibigay ng buhay. Ngunit kung napasobra, nakakasira ng kabuhayan, ng mga tahanan, ng mga pangarap at mga buhay. Climate change, ginagawang pamatay ang nagbibigay buhay.
pancake sa East Connection. Alumni ng UP Mindanao nagtipon-tipon sa ginawang panagtagpo. Narito si Gia Hidalgo para sa report. Alam na! Nito ang 22 ng Pebrero ay idinaos ang pangalawang Grand Alumni Homecoming ng UP Mindanao na tinawag na panagtagpo. Ito ay isa sa mga programang inihanda para sa 19th na anibersaryo ng universidad. Ito ay dinaluhan ng mga alumni ng iba't ibang kurso mula nang tinaguyod ang UP Mindanao noong 1995. First year ng sometime in 2008, hindi nila tinawag na panagtagpo. Ngayong year lang na-coin yung term na panagtagpo. At ang nag-coin dyan, sila Wardy Puyod. UP has been home to all of you for 4 years, some of you for 6 years. So there's got to be an attachment there. We want to do this every year to give an opportunity for the alumni to come home and to be refreshed and to remember their idealism. At ito si Gia Hidalgo para sa East Connection. Alam na! Maraming salamat, Gia Hidalgo. Kauna-una na ang Gay Pride Parade sa UP Mindanao. Itinaos ng UP Mindanao Mentifualay. Narito po muli si Claire Suerte. Alam na! Narito tayo ngayon sa CSM Grounds na siyang starting point ng gaganaping Gay Pride Parade na pinangunahan ng UP Mentifualay Society. Ito ang kauna-unahang Gay Pride Parade na ginanap sa UP Mindanao. Ito ay pinamagatang ang pagdadalaga ng UP Mindanao na inorganisa ng UP Mentifualay. Ang march ay nagsimula sa CSM Grounds hanggang sa Administration Building ng Universidad. Hindi inalintana ng mga estudyanteng lumahok sa march ang init ng araw para suportaan ang LGBT community. Dinaluhan ng mga estudyante, mapalalaki, babae, bakla, tomboy o sino pa man ang march kasama ng mga miyembro ng UP Mentifualay na nagsuot ng kanilang pinakabonggang kasuotan. We think it's historic, obviously, because it's the first one. But we hope to raise awareness about the rights of the LGBT community to be who they are and to love who they want to love and not to be judged by society for who they are. Ito si Claire Suerte para sa East Connection. Alam na! Sa pagtatapos ng UP Mindanao Anniversary Month, Tatak UP Min, inorganisa ng UP Mindanao University Student Council. Nagbabalik si Gia Hidalgo para sa report. Alam na! Matapos ang panagtagbo ay muling idinaos ang taunang Tatak UP Min na ginanap sa atrium ng UP Mindanao na masayang dinaluhan ng mga estudyante, ng mga guro at ng mga alumni. Ang naging tema ng programa ngayong taon ay mga scholar ng bayan, isa para sa bawat karapatan. Tatak UP Min ay isa sa mga traditional na aktividad ng University of the Philippines Mindanao. Of course, ino-organize ito ng University Student Council. For the past years, ang Tatak UP Min ay naghatid ng entertainment sa ating mga mag-aaral. Ngayong taon naman po ay pinapalawak namin ang advocacy ng Tatak UP Min from LGBT rights to women's rights, student rights, and people's struggles din para mas maging malawak ang pag-intindi ng ating mga kapamag-aaral sa mga karapatan ng bawat isa. Nagkaroon ng mga patimpalak na Battle of the Bands na napanalunan ng mahiwagang sugat at ang search for the Mistress and Master of UP Min na ang mga nagwagi ay mula sa UP Mindanao Omega Alpha Fraternity and Sorority na sina Peter Joseph Magalit at Kiara Respecia. At ito si Gia Hidalgo, nag-uulat para sa East Connection. Alam na! Ang bagong academic calendar ng UP ay inaprubahan na ng UP Board of Regents at magsisimula na ang klase sa susunod na academic year ng Agosto nitong taon. Ayon sa iba't ibang pahayag, ang pagbabago ng academic calendar ay magbubunga ng maraming oportunidad sa mga estudyante, guro, at pati na rin sa universidad. Ilan lamang sa mga benepisyo nito ay ang mga student exchange programs at mga joint research projects na magpapataas umano sa kalidad at antas ng UP bilang isang top state university sa bansa. Alinsunod sa ASEAN integration, ang academic calendar shift ay magiging daan sa magkikipagsabayan ng UP sa iba't ibang international na academic institution sa Asia. Ngunit, marami pa rin mga estudyante at iba pang stakeholders ng UP ang bumabatiko sa sinasabing pagbabago. Maraming bagay umano ang dapat isaalang-alang tulad ng mga adjustments sa UPCAT passers, schedules ng mga licensure exams, national at local holidays, at pati na rin ang klima o panahon ng bansa.
Sa ibang dako, nananawagan din ang maraming estudyante ng formal na konsultasyon hingil sa sinasabing pagbabago. Ngayon, kukunin po natin ang mga opinion ng mga UP Men students tungkol sa issue ng academic calendar shift. Ayon ka ba o tutol sa academic calendar shift? Ako po'y tutol sa academic calendar shift. Lalo na na biglaan po itong ipapa-implement for the next academic calendar. Tapos hindi lahat ng estudyante may alam kung ano ito. Tapos talaga hindi po tayo handa sa pag-change ng calendar. Walang masyadong consultations na nangyari. Sa ayan ako kasi maganda din na may pagbabagong mangyari sa ating paralan po para hindi din tayo mapag-iwanan. It's a nice try man nga ipareha sa other countries ang standards sa education sa Philippines. Pero ang katong ginaingon nila nga, dili siya counted. I think na kung matry na to ni, maybe we'll see in the next few months na maybe effective siya o maybe dili. So I think go ko kay pwede siya nga effective jud. So yun. Ako ay tumututol sa academic calendar shift dahil sa mga sumusunod na rason. Una, dahil sa kawalan ng student consultation. Hindi po ito na iparating sa mga estudyante at hindi lang sa UP Mindanao kundi sa buong UP system. Halata po na tinago ng administrasyon at inapprove ang polisiyang ito ng hindi man lang natatanong ang mga estudyante na siya namang unang maaapektuhan ng polisiyang ito. Pangalawa ay ang kakulangan natin sa budget ng capital outlay dahil magkakaroon tayo ng klase during summer sa pinakamainit na panahon ng buong taon, kailangan natin ng karagdagang budget para sa electric fans, aircons, covered pathwalks, and sana una yung tugunan ng ating gobyerno bago ang mga bagong pulisiyang katulad nito. Ano po yung masasabi niyo tungkol sa mga sinasabi ngayon ng mga estudyante na bakit bigla lang raw inaprubahan yung academic calendar shift na wala daw nangyaring formal na konsultasyon? Let me show to you the memo of the Vice Chancellor for Academic Affairs, Professor Cayamanda. A memo for a consultative dialogue on UP admissions. We have here the schedule, which includes OSA OUR presentation of academic calendar, which was set last September 16, 2013. And I have here the attendance of a number of students, if you can see it. Okay. So as my memory proves me right, the venue was jam-packed with students. I myself presented because I am the one who made that academic calendar. I presented it to the students and there was more or less no objections. So I think that there was a proper consultation. In fact, we were required after the university council, the academic calendar was approved by the university council, we were instructed to consult the students, and this is now the consultation with students. So we have a number of students here who attended, okay, the consultation. At ito ang special coverage ng IsConnection para sa pagbabago ng UP academic calendar, tutol o sang-ayon. Ito si Bobby Bote, alam na! UP Mindanao Football Festival. Ating balikan sa ulat ni Kit Frias. Alam na! Nandito po tayo ngayon sa 17th Football Festival na spearheaded ng Siki ni Oble at ng varsity program ng HKC. Ang kasalukuyang nangyayari ngayon ay labanan sa pagitan ng UM at ng CMU, mga women's varsity football teams nila. Idinaos ng 22 ng Pebrero 2014 ang Women's Football Festival sa open grounds ng UP Mindanao simula alas 8:30 ng umaga. Ito ay sa pamumuno ng UP Women's Football Team, Siki ni Oble, NSCP Sections, at major sponsors ng mga iba't ibang fratso sa UP Mindanao. Ito ay nilahokan ng 6 na colleges at universities, kabilang na ang Central Mindanao University, Faith Academy of Davao, University of Mindanao, at ang ating pambatong UP Women's Football Team. Kasing init ng panahon ang teamwork at dedikasyon ng mga players na nanalo. Makikita sa kanila ang kasiyahan at determinasyong makapaglaro ng football at maiuwi ang championship title na may tuturing na isang simbolo ng sportsmanship.
So this is a regular event sa February, sponsored by the women's football varsity team in coordination with si Kitney Oble, yung NSTP class, and several student organizations na contribute sa mga awards and prizes. Nagtapos ang programa sa pagbibigay-pugay sa mga participating teams, awarding special awards, at syempre, ang pinaka-inaabangang announcement of winners. Nagpasalamat din ang football festival organizers sa kanilang major sponsors sa isang matagumpay na football festival. Ito po si Kit Frias para sa IsConnection. Alam na! Salamat, Kit! Taunang I-Spell Eng, inorganisa ng UP Omega Alpha Fraternity and Sorority. Sa buong ulat, narito si Jet Carrozas. Alam na! Noong Sabado, 22 ng Pebrero, ginanap muli ang pangalawang Mindanao-wide Interspelling Competition sa NCCC Mall of Davao ng Omega Alpha Sorority. Ito ay nilawakan ng iba't ibang high school sa lungsod. Nanguna sa Patimpalak ang Holy Child School of Davao Jacinto Campus. Siyempre, marami kaming preparation na ginawa para sa I-Spell. And as a matter of fact, since last year, 2013 pa, nag-start yung planning namin para dito. Actually, ang participants talaga namin is third-year high school students, strictly third-year high school students. Kasi gusto namin i-promote na dapat mag-UP sila. Ito po si Jet Carrozas para sa IsConnection. Alam na! Mga scholar ng bayan, nagsaya sa taunang rockumentary ng Kappa Epsilon Fraternity and Sorority. Ating pinggan si Kakayang Ganol. Alam na! Nandito po tayo ngayon sa Salis Bar kung saan ginaganap ang rockumentary ng Kappa Epsilon Fraternity and Sorority. Mahigit 10 banda ang tumugtog sa rockumentary ngayong taon sa Salis Bar, Second Floor sa Salis Street, Sabado ng gabi. Ang taunang rockumentary ay pinangungunahan ng Kappa Epsilon Fraternity and Sorority. Bawat taon ay may temang susundin ang mga bandang tutugtog at ngayong taon, 90s throwback music ang napiling tema ng mga organizers. Documentary is every year, gina-host to siya ng Kappa Epsilon Fraternity and Sorority. It's all about acoustic night. But now, we're going to change it. Depende kung anong theme meron kami. And now, ang theme namin is Dekada 90, which is mga song from 1990s from whatever bands meron, foreign bands or local bands. So, something big ito siya every year na ginaganap ng mga Kappa Epsilon Fraternity and Sorority. And every year, we are successful sa aming ginagawa na event. Bahagi ng kita ngayong taon ay mapupunta sa mga biktima ng bagyong Agaton. Ito si Kakayang Ngadol para sa IsConnection. Alam na! Han, ano nga bang update ngayon sa Pinili Ay 2014? Kompleto na ngayon yung slate ng Pulos at ng Anak Kimi. Sa Pulos, ang tatapong chairperson ay si John Mendoza at sa Anak Kimi naman ay si John Villanueva. Si John Villanueva. Okay. So, balita ko, gaganapin daw ito ngayong March. Ngayong March 4. March 4. Tapos, ngayong week naman ay may gaganapin Pinili Ay Monthly. Monthly? Parang kumbaga maghaharapan yung... kumbaga meeting di avance. Before meeting di avance. Iba naman yung meeting di avance. Kaya sa mga scholar ng bayan po natin dyan, pumunta po tayo sa A-Trip ngayong March 4 at let's exercise our right. Opo. Mga scholar ng bayan, huwag kalimutan ngayong Pinili Ay March 4, 2014. So, sa aming kasamahan na si Bobby Boteng, wala ngayon dito sa studio. Get well soon, Bob! Get well soon, pagaling Bob! Pagaling ka, we miss you so much. At ito ang mga balita na kalap sa pangatlong linggo ng ating pagpapatrol para sa 19th anniversary ng UP Mindanao. Sa ating mga kapwa scholar ng bayan, maging mapagmatsyag at mapanuri sa mga kaganapan sa ating universidad. Para sa karagdagang report at mga suksesyon, pumunta sa ating website isconnection.com. Ako po si Aladdin Humilde, nagsasabing, ang importante ay mahalaga. Ito si Ana Liceo na nagsasabing, ang deep meaning ay ang malalim na kahulugan. Sa ngalan ni Bobby Bote, ito ang IsConnection! Mga balita, alam na!